Maaring isa ka sa naghahanap ng extra pagkikitaan ngayong taong 2024. Kaya nga, clinic nyo po yung video na ito. Ano po? Yun po yung gusto kong ikwento sa inyo pagkatapos kong bumati ng Happy New Year. Ano po? A blessed 2024 po sa lahat na ating mga kawaw. At ngayon po nawihanapin natin na may galak, may pag-asa sa Diyos, may tiwala sa magagawa ng Diyos ngayong taon para sa ating mga buhay. Kung kayo yung nga po yung naghahanap ng extra pagkikitaan, yung inyong nakikita, wala nang paligoy-ligoy, madaling intindihin, yan po hindi na magbabago pa every new year. Ano po? Sa ano pa lang, yung Pasko pa lang, kailangan na po yan. Yan po yung buko. Kaya nga po, mapapansin niyo sa mga farm, pagka patak na ng abainte, dire-diretso na po yan. Kahit po summer, dire-diretso na po ngayon ang tinatawag na paggawa ng buko juice. Dahil nga po ang tao ay namumulat na, dumadami ang urinary tract infection at mga kidney failure o kidney problems. Ano po, napaka, hindi man siya totally approved therapeutic claim, siya ay nakakatulong para malinis po ang pagdaloy ng ating mga ihi ng ating kidney na napakahalaga sa ating katawan. Kaya po, kung maghahanap pa ng hanap buhay, isa sa napakagandang pagpilian itong pagtitinda ng buko. Ano po, yan po ay regularly ay nabibili ng 10, alam ko, ngayon ay baka 20 na. Noong panahong kabataan ko ay, kabataan, harang tumanda na nga, ano. So, yun ano, 10 pesos po ang isa niya ng alam ko, ngayon ay napakamahal na. At yung buko juice naman ay nabibili ng 15 pesos sa atin, sa amin, sa iba'y 20, 18, 17, ganyan. So, sa Pasko naman ay ginagamit po yung salad. Sa mga salad, ano pa ba? I-comment yung below kung ano pa yung ginagamitan ng buko juice. Yung pinakaano niya, yung laman at juice. Juice nga. Sa mga juice drink, lalagyan natin ng asukal na konti. Fruit salad dyan, pwede na pwede rin po ihalo. Yun po. At iba pa, kung alam ko mas marami kayong alam, comment nyo po below. Ano ang inyong mga recipe na ginagamitan ng buko juice at itong buko. Ano po? Ngayon po, ay ano pa yung ibang pagkikitaan sa buko? Bukod sa pagtitinda, alam natin sa Pilipinas, ang kumikitang higit ay ang mga magtitinda. Mas malaki pa po ang kinikita minsan ng magtitinda kaysa sa farmer. Ngayon kung ikaw ay farmer na, magtitinda ka pa ng buko, ay mas malaki ang kikitain mo, doble. Katulad ng aking kaklase, yun ang ginagawa niya. At yun nga, isa sa pinagkikitaan ngayong, lalo na ngayong yung bagong taon, kasi nga may paniniwala at pinakalat ang ating mga kababayang Chinese. Ano, di natin masisi at wala nang sasihan dahil una ay nakinabang tayo, lalo na mga ka-agri natin, mga kawaw natin na nagtatanim ng niyog. Ano po? At yun nga, yung bilog-bilog, pinaniniwala ang swerte. Hindi ko alam kung anong logic, bakit bilog. Wala daw katapusan siguro ang ibig sabihin, parang ganun. Diba? Bilog-bilog yung simbolong barya. So, ayun. At maging ang ikalawa pong magandang pagkitaan ay ang chiko. Nabibili po yan ngayon ng 70 ang kilo. Wow, grabe ano. Ito pong napapanood nyo, yan ay chiko ng tatay ko. Tanim niya yan. Ako may tanim ding nasa 30 puno. At hindi naman siya bumunga pagkalantad sa, hindi lantad sa araw. Kaya ako po ay hindi makapagbenta pa sa ngayon. Konti-konti lang hinakain. Nung nakita ko ay nasa 5 kilo lang, ibundok, lugi pa sa akyat at pagod, kaya hindi ko napinitas. Kain ng ibon, yung mga napapaibig, libre, at pagka naihinog, ay yung misis ko yung mahilig diyan, aking pinipitas. So yun, ano, sa puno yan ay 30 pesos ang pakyawa. Napapakyaw po yan katulad ng mga lansones, kaya napakaganda po yan. Kinontra din yan ang mga Chinese, ano, nakatuwa. Sila nagpauso, sila din ang kumukontra. Yung itim daw buto ay malas. Yung mga itim buto ay malas. Kaya ngayon ay umuso yung ngayon yung pang bubuli sa kanila na pang-erihiyang yan ng mga walang kwenta kung titingnan talaga at nagdudulot ng pagbagal ng pag-asenso ng tao lalo. Pero kaya yung isang sikat ngayon sa Facebook at sa YouTube na video na kumakalat sa Chinese na pasintabi naman ano, with due respect sa ating mga kababayan Chinese. Ano po? Eh sabi nung nag-upload ay huwag ka ngayong bagong taon, huwag ka handa, no? Huwag ka handa bilog-bilog, gugulong, swelte. Huwag ka handa may pakpak, pabo, manok,
ano pa ba, mga may pakpak, lahat ng may pakpak, ibon, broiler, bakit daw? Baka lipad swelte. Grabe. Ano, huwag ka handa ice cream, sabi niya. Baka tunaw swelte. Huwag ka handa isda, lahat lumalangoy. Baka langoy swelte. At sabi pa ay, sa huli ay, meron pa yan eh. Asa ang natanda ko na lang. Sa huli, huwag ka nalang handa para wala ubos swelte. Wala nang pasuutan. No? Pero hindi po biro ay yun nga po. Nagpapasalamat tayo kung mali man ang pagka-interpret natin sa paniniwalang yun. Bagaman nire-respeto po natin ay nagpapasalamat tayo dahil doon maraming nagkahanap buhay. Job opportunity sa ating mga ka-agri at mga kawaw nating nagtatanim ng chiko at niyog. Ang niyog po naman talaga ay mabagyo man yan, ay matibay din yan. At chiko medyo mahunayan eh. Sa natin channel doon natin dinidiscuss yan. Ang niyog naman ay magpapahinga lang ng 2-3 buwan yan kapag ka nabagyo ng malakas, sobrang lakas at mamumunga na po uli yan. Hindi siya matutuyuan pero yung buko ay dire-diretso, kaya nare-recommenda ko yung pagtitinda ng buko sa ating mga kababayan dahil nga mare-replace pa nito yung mga soda, yung mga chemical juices na nakasisira ng ating kalusugan. Kung kayo po may alam pa mare-recommenda, yan lang po, dalawang yan ang sikat sa amin ng lalawigan na sariling amin, sariling atin sa ating bansa, tanim natin at pinagkikita natin mga ka-agrit, mga kawaw, ano po. Kaya kung meron pa po kayong mare-recommendang pagkikitaan, bakit hindi nyo po i-comment below nang mapakinabangan ng ating mga kawaw at ating mga kababayan, ano po. Yun lamang po, maraming salamat, Happy New Year everyone. Alalahanin natin, kahit anong pagsisikap natin, wala po yan sa ating kasipagan. Isama natin ang Diyos ngayong taon at kahit ano pong ating pagplanuhin, pagkasama natin ang Diyos, makasisiguro po ako ang tagumpay at pagunlad natin. Maraming salamat, bye-bye and God bless.